Isipan natin mabuti bago darating yung eleksyon natin ngayong Oktubre, na kung sino man yung iboboto natin, doon tayo sa taong nakikita natin na may itutulong doon sa barangay natin. Hello, good morning mga ka-Berks. Salamat nga pala doon sa mga nag-subscribe sa channel natin. Salamat din sa mga suporta na binibigay ninyo sa atin. Sa ngayong araw na to, pag-usapan natin itong nalalapit na barangay at saka itong iski eleksyon. Siguro kung napapansin ninyo dyan sa inyong mga kanayunan, sa mga purok, at saka sa social media, marami nang nagsilabasang mga kakampi. Mayroon ng mga grupo na lumabas. Mayroon na rin mga enrollment doon sa mga asosasyon. At saka marami na rin mga iba't ibang opinion para sa mga iba't ibang nagsilabasang mga kandidato. Iba't ibang opinion galing sa kanilang mga tagahanga at sa mga supporters nila. So, mayroong mga opinion na nagsasabi na dapat ipatuloy natin yung nakaupo ngayon na kapitan dahil nga marami siyang nagawa para sa barangay natin. Pero kung titingnan natin mga ka-Berks, hindi naman utang na loob natin sa nakaupo yung mga pinaggagawa nila dyan sa barangay. Alam nyo kung bakit? Dahil obligasyon nila na maglingkod sa atin dahil hinalal natin sila noong unang eleksyon. So, para bang hindi ibig sabihin na dahil napasiminto nila yung kalye ninyo, ginawan kayo ng covered court, ginawan kayo ng witnessya dyan, may utang na loob na kayo sa kanila. Hindi yan utang na loob. Obligasyon nila yan dahil yan ang tungkulin nila ang magserbisyo sa bayan o sa barangay natin. Ngayon, kung meron naman tayong nakikitang tumatakbo na dati ring nakaupo, hindi rin natin pwedeng ikumpara yung mga nagawa nila. Kasi yung previous 10 years ago, maliit din yung budget noon kumpara sa ngayon. Kasi nga nag-upgrade din yung era natin sa barangay, nag-upgrade, kumbaga lumaki rin. So, iba talaga yung na-perform nung dating nakaupo kaysa nakaupo ngayon. Halimbawa, meron ding tumakbo na niminsan hindi pa nakaupo. Sabihin natin, walang nagawa yan. Paano ba may magawa yung tao kasi nga hindi pa siya nakaupo? Diba? So, ganito na lang. Choices naman natin kung sino yung pipiliin natin. Karapatan mo yon. Pero sana, huwag tayong maging sarado ang utak natin na dahil nga maganda yung ginawa ng kasalukuyang administrasyon ay hindi na siya pwedeng palitan dahil nga marami siyang nagawa. Kasi again, sabihin ko sa inyo, trabaho niya yon, obligasyon niya yon. Ngayon, kung ayaw natin siyang palitan, paano natin makikita na mag-perform yung ibang taga-barangay natin? Diba? Magiging isa lang yung nasa isip natin, yung nakaupo lang. Halimbawa, baka naman maganda ang itatakbo ng ating barangay dito sa bagong tumakbong kababayan natin. So pag-isipan natin mabuti bago darating yung eleksyon natin ngayong Oktubre, na kung sino man yung iboboto natin, doon tayo sa taong nakikita natin na may itutulong doon sa barangay
natin. Kaya yan ang dapat nating tandaan. Maraming salamat at sa susunod marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa nalalapit na eleksyon. At sana palagi niyo subaybayan itong channel ko sa Reels at maging sa YouTube channel natin. Maraming salamat at magandang umaga mga ka-Berks.